Mga suki! Welcome back sa channel ko. So, ready na ba kayo? Panahon na para tayo'y magbanat ng buto sa ating garden. Maganda na ang weather. May mga times na warm na. So, best time na ito para magsimula ng pagtanim. At i-ready na rin yung ating mga gulay, mga summer vegetables natin. So, samahan nyo ako. Magpakabisi tayo ngayon sa pag-aasikaso ng ating garden. I-tour ko na rin kayo kung ano yung mga vegetables ang meron ako dito sa aking backyard. Start na ang spring last week. So may mga time na medyo mainit na. So mag-start na tayo ng garden natin. Ready for summer. Para sa spring at para sa coming summer. So ngayon, binubunot ko itong mga hindi magulang na matigas na eh. Ayoko namang wala akong time mag-harvest noon at sana ipamigay sa mga kaibigan ko. Nag-busy kasi din ako. But ngayon, may time na tayo. So, kailangan linisin na itong ating... So, ilagay ko to sa compost, itong mga nabunot kong mga tanim. Tignan nyo guys, ang taba ng sibuyas dahon. Tapos, mag-harvest din ako ng mga snow peas kasi ito natatakpan, oh. Hindi ko nakikita. So, harvestin natin yan. Ngayon, bago pag mag-mature na kasi or magulang na matigas na siya. So, kaya guys, kayo na nasa Southern California, pwede na kayo mag-start ng i-prep nyo na yung inyong bakuran at para ready na sa pagtatanim. Tingnan nyo yan guys kung gaano kataba itong aking tawag ito. Mustasa, oh. Taba-taba niya. So, ang gawin ko dyan, habisin ko lang dito yung sa baba. Tapos, iwanan ko yung sa top.
guys. Parang gubat na itong aking backyard. Madaming damo. Pag sunod-sunod talaga guys ang ulan, asahan niyo po. Ang nabunot natin ang gulay, lagay natin sa compost para pampataba to ng lupa natin. Gagawin sa garden ko. Guys, ito yung sibas dahon natin, never ending. Unlimited supply. Sage, ayan. Namumulaklak na siya. Maganda to sa tea, lalo gawing tea. Lalo na yung may mga sakit-sakit sa tiyan, kabag-kabag, bloated, yun. Tapos, yung roses natin, namumulaklak na siya. So, ito yung mga tasa. So, bubunutin ko na to kasi ano na siya eh. Tigas na yan. Isa ko dito. Nakakatabi niya itong ating black bed. Tapos, ito blackberries. Pinunod ko daw siya sa spot na pinagtaniman ko kasi hindi siya nabuhan. Payat. So, ihanapan ko siya na magagagadang spot. Tapos, ito mga strawberry ko. Tapos, itong persimmon natin. Lumabas na yung mga dahon. Ito, goji berries. Tapos, ito yung ating black raspberry. Aking mga strawberry, may pumasok atang raccoons or hayop na dumaan dito sa bakod. Ayan. Tapos, nag-jump dito. Kaya ang mga strawberry ko, ayan, nagsilaglagan. Ayan po, may mga bunga na po. Ayan. Ay, nako. Yan ang problema talaga pag may mga bisita ka. Ayan. Binubunutan ko na rin ng damo. Tapos ito yung peppermint ko. It's chocolate mint. Masarap po yan gawing tea. Tapos ito yung mga iba kong strawberry. Makikita nyo yung aking grapes. Nag-sprout na ulit siya. Ayan. Tingnan nyo yung aking backyard. Parang gubat. Kasi minsan, pag malamig, nakakatamad dito sa labas. At saka nag-busy din ako. Kung napapansin nyo sa dati kong vlog, nag-home visit ako
Pero ngayon, pahinga muna. Mag-concentrate muna tayo sa garden natin. Kasi sayang naman yung panahon. Spring na, tsaka magsa-summer na. Excited na ako magtanim ng sitaw at ibang kulay na Asian vegetables. Sitaw, kalabasa, ano pa ba? Okra. Ayun, yun mga itatanim natin. So, yun. Dito hanggang dito na lang yung vlog ko kasi nahabol ko yung time ko. So, mag-ano muna ako. Magpaka-busy muna ako dito sa garden ko, ha? Sige, see you next time, guys! Thanks for watching! Bye-bye!